Magandang araw sa inyo guys. Ngayon po ay i-share naman namin kung paano kinakabit yung drawer slide o drawer guide kapag kayo ay gagawa ng pull out drawer. Okay. Ayan ano, so kung mapapansin ninyo ang sukat nito ng drawer guide ay mayroong 12 inches, 14 inches, 16, 18, depende sa gusto ninyo haba. So paano ba yung kinakabit ito? Okay, so una dapat ay alam ninyo kung paano ito tinatanggal, binabaklas, no, sa mga beginner. So kung inyong babalikta rin ito, no, ayan o. So pag binaliktad ninyo ito, so may makikita kayo ito, zoom natin ito, no. So ayan, meron lang kayong gagalawin dyan, ayan o, nakita nyo, ito yan ano. Okay, pag ginalaw yan, ayun, so may hila nyo. Tapos ibalik nyo ulit para matanda ninyo. Ayan, balik ninyo ulit ha. Okay, tapos pag-aralan nyo muna ulit yung itsura nya. Okay, ayan. Tapos okay, pagkahila ninyo, hilahin nyo todo. Ayan, meron syang lock, ito yung lock nya, no? So pipitin nyo lang ganun, ano? Ayan, tsaka nyo sabay ng hila. Okay, no? So kapag natandaan na ninyo yon, no? Pag natandaan na ninyo yon ay tsaka ninyo tanggalin. Okay, pang pwesto nito, kung mapapansin ninyo, ayan, may stopper sa dulo. Yung stopper na ito laging nasa low, so nasa puwitan, ano, ng drawer yon. Kung ito yung drawer nyo, so doon siya, no, yun ang pwesto niya lagi. Ayan, ano, ito yon, stopper. Okay, so paano ba ito kinakabit? Okay, so kinakabit ito, ganito ang position niya, no? Halimbawa, ito yung cabinet, no? So ito siya, no? Ayan, so itataob niyo lagi. Ito, kung mapapansin niyo guys, ito, no? To. Ayan. Ito ay laging pwedeng magiging clearance, ano, pagka ikinabit ninyo. Halimbawa, kinabit nyo dito. Ayan. So, hindi siya pantay. Hindi siya pantay. Ano. Kailangan medyo nakababa siya ng konti. Bakit kailangan nakababa siya ng konti? Para hindi sumaya dito. Dito. Kaya kailangan nakaangat siya. Ganon din sa magkabilang side. Sa kabilang side, nakaangat din siya ng konti. Nakababa siya ng konti para pagdating doon sa loob, pagka na kumbaga nakahang siya ng bagya, hindi sumasaya dito. Okay, para suabi yung hila, no, bukas at sara niya. Okay, so ito siya, no, so yun siya, yung clearance niya, pwede nyong gamitin clearance. Ayan, ito yung clearance niya. Okay, so gaya ng binanggit ko, so yung stopper lagi nandoon, no? So side na yun. Okay, so itataob nyo siya. So isagad nyo muna ito, tapos ito isagad nyo rin. Sasagad nyo lang siya dito sa pinakang takip ng drawer. Okay, pagkatapos nyan, no, diinan nyo, itulak nyo. So nakuha nyo na yung clearance nya, yan. Pagka inila nyo, may makikita kayo. So ito yung mga pwede nyo iskruhan. Ang sample, ano? Ito natin. Okay, yan nila. Okay, so iskruhan na ninyo yan. Tapos
ialay nyo, syempre. Para makuha nyo yung saktong ano niya, no? Yung allowance niya. Tapos, dandahan nyo uling ilain kasi ayan. So, makikita nyo yan, no? Laro-laruin nyo lang. Meron kayo makikita sa gitna ulit. So, para hindi siya gumalaw, lagyan nyo ulit ng screw yan. Okay, so pag na-screwan na ninyo, yung kagaya kanina, yan, pag inilan nyo ng todo yan, ilan nyo ng todo, hanggang sa makikita nyo yung lock nya. Ayun yung lock nya, no? So, ihilain yan. Okay. So, bakit kailangan tanggalin? So, ito naman kasi, ito naman yung ilalagay dito. Base yan doon sa sukat ng lapad nito na ginawa nating box, no? Yung box na ito, base yan sa lapad niya. Okay. So ngayon, ang pwesto naman nito, talagang sagad siya dito. Sagad siya dito. Okay, tapos ito, pantay siya dito. Papantay niya lang. Okay. Pagkatapos,